yung mga nagagawa natin mga babae at tayo mga asawa ng Indian or maybe Filipino na yung mga simpleng bagay na ginagawa natin na kaya nai-inlove sa atin ng todo-todo ang ating mga asawa. Okay? Ito, iisa-isahin ko sa inyo. Kaya makinig kayo. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Tanpuresh Vlogs. Kumusta kayo guys? Inshallah nasa mabuti kayong kalagayan. And lagi ko pinapaalala, don't forget to say Alhamdulillah all the time. Yung mga bago sa channel ko, my name is Zai, I'm a Filipina, I'm a married to an Indian man. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin sa channel, mag-subscribe na po kayo. And don't forget to hit the like button of this video. Okay, so ito na. Ano nga ba yung mga bagay na maliliit or mga simpleng bagay na ginagawa natin mga misis? Kaya patuloy na nai-inlove sa atin ang ating mga asawa. Okay? Number one, ang napapansin ko dito, lagi natin silang inaalok ng kape or chai para sa mga Indian. Okay? Ang mga Indians kasi no, marami sa kanila o karamihan sa kanila ay mahilig talaga sa chai or tea, milk tea. Okay? So, ang mga misis na madalas magbigay ng kape, okay, magkakape kayo together, ayun yung mga isa sa mga simpleng bagay na nakakapagpa, alam mo yun, in love ng gusto sa atin, ng, sa ating mga asawa, sa ating mga mister. At yung mga simpleng bagay, kala mo, pinitimpla mo lang siya ng kape, yun lang mga simpleng bagay lang, malalagay mo ng tubig, kape, ganyan nga. Tapos, bibigay mo sa kanya, alam mo, malaking bagay yun sa mga lalaki. Malaking bagay yun sa ating mga mister. So yun, ay mga isa sa mga dahilan, isa sa mga simple things na ginagawa natin na na-appreciate talaga nila sobra. Tandaan nyo, hindi nila basta-basta na nabo-voice out yan na, uy, thank you, ganun-ganyan, na-appreciate ko yung ginagawa mo. Hindi, nararamdaman nila yon deep inside. At hahanap-hanapin nila yon at hinahanap-hanap nila yon ting wala ka sa tabi nila o wala ka sa loob ng bahay. So yun, alam mo ba yung mga simple things is you are cooking his favorite food. Ayan ang pinaka-importante na nakikita ko. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung gusto nila makain, nandiyan ka to cook for them. Ito, may mga lalaki na marunong magluto, lalo na yung mga Indian men, yung nagluluto sila ng sarili nilang food. O, kasi, alam naman nila yun, may reasons din na mahilig sila magluto, or alam naman nila na hindi ka naman masyadong ganun ka alam sa pagluluto ng kanilang pagkain. Pero, once na natutunan mo lutuin ang favorite dish nila, mamahalin ka nila ng todo. Okay? Kasi masarap pa rin sa feeling ng mga lalaki yung pinagsisilbihan sila. Okay? Yung nilulutuan sila ng paborito nilang pagkain. So yun, ito yung mga simple things. Isa sa mga simple things na ginagawa mo or kailangan mong gawin para mailove sa'yo ng todo ang iyong mister. So, ano pa ba? Pangatlo, proud na proud ka to be his wife or proud ka na siya ang asawa mo. Hindi mo siya kinakahiya. Marami sa ating mga ganyan. May mga Filipina na may asawang Indian. Minsan kinakahiyahan nila magsabi na yung Indian asawa ko. Kasi nga, ayun ang iniisipin ng mga tao. Mabaho, maitim. Yan, minsan kinakahiyahan nila. Pero, huwag na huwag natin gagawin niya. Kasi pinili nga natin sila eh. Be proud of them. Be proud kasi sila yung pinili natin, sila yung minahal natin, sila yung pinili natin makasama natin sa buhay. So, be proud. Nararamdaman nila yan kung hindi kayo proud sa kanila. So, yun. Applicable din to sa mga may asawang Pilipino. Maging proud kayo, no matter what. Maging proud kayo sa asawa nyo. Kasi guys, kung ano yung mga negative things na sinasabi nyo sa asawa nyo, kunyari may kachismisan kayo at sinasabi nyo yung mga negative things niya, alam nyo kasi, nagiging ganun yung asawa nyo eh. Alam nyo yun? So yun, ano ba yung mga simple things is minamasahe nyo sila kapag pagod sila. Yan. Masahe lang naman, di ba? Masahe nyo yung kamay niya. Kapag pagod siya, galing siya work. Masamasahe nyo yung likod niya. Ganyan. Na-appreciate talaga nila yan. Ito yung mga hindi mo alam na bagay na ginagawa mo simple na talagang todo yung sobrang appreciation nila. Okay? Ano pa ba? Nanonood kayong dalawa ng movie together. Kahit ano pa yan, lalo na kapag hindi film or Bollywood film, andun ka.
to watch with him. Ayan, na-appreciate talaga nila yan. Nang gusto. Ako nga kahit crime patrol, nakaka-relate yung mga kahit crime patrol, asawa ko mahilig manood dyan. Pero nandun ako nanonood kasi mahilig din ako manood ng mga ganyan, mga investigation, churba-churba. Okay? So ano pa ba? Ang gagawin nyo or ginagawa nyo ay you always listen to him. Kapag galing siya sa trabaho, alam niyo yun, mahirap kasi yung trabaho niya, maraming politika, politics sa trabaho niya, kailangan niya ng i-voice out pagdating ng bahay or something. So, nandiyan ka to listen to him. Hindi mo siya kukontrahin. Listen to him. Ayun, ang napaka-importanting bagay din. Sa bakit nai-inlove sa atin ang ating mga asawa. Diba? Ano pa? Ang simpleng bagay na effective, kaya nai-inlove sila sa atin ay yung umuupo ka sa tabi nila. Yun lang. Diba? Upo ko lang sa tabi nila. Tuwan-tuwa na sila doon. Alam nila na nandiyan ka. Sa tabi niya, yung iiwan mo yung mga ginagawa mo. Kahit, diba, mahirap sa ating mga nanay yung ganyan. Yung maraming nakatampak, tapos upo ka sa tabi niya. Ganun. Alam nyo, minsan kasi, bigyan natin sila ng time. Yun, time talaga ang napaka-importanting factor para mag-stay longer ang ating relationship at ma-inlove na ma-inlove ang asawa natin sa amin. So, ano pa ba? Respect their belief. Nire-respeto natin yung mga paniniwala nila sa buhay. Lalo na ang kanilang religion, kanilang Diyos. Yun. Kung hindi man lang tayo, kundi tayo sangayon sa kanilang belief, hindi natin sila binabastos, hindi natin sila binabara. Okay? Go with the flow. May belief ka, may belief ako. Okay? So, mas maganda kung magkukwento sila tungkol sa belief nila, you're there to listen again. Okay? Hindi na sila kukontrahin. Kasi, mahirap yan eh. Kapag, for example, ako, kapag kinontra yung belief ko, naiinis ako. Okay? Andun yung gigil ko sa kanila. So, yun. Ganun din sila. Okay? And, kapag nakikita nila kasi na nire-respeto mo yung paniniwala nila, mas re-respetuhin din nila ang paniniwala mo. Okay? Mas na-appreciate yun ng mister natin. Lalo na ang mister natin na Indian. Okay? And lastly, ito ang pinaka-importante sa kanila. Ito ang nakikita nila na, itong dahilan kung bakit nakikita nila na or nararamdaman nila na mahal ka nila. You love their mom. Yes, yan. Kung alam nila na mahal mo yung nanay nila, mahal mo yung pamilya niya, talagang mamahalin ka nila ng todo. Kasi napaka-toxic sa feeling ng isang lalaki kapag hindi kayo nagkakasundo ng magulang niya, ng family niya. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan ng family kasi naano yung peace of mind niya. Alam niyo, mas maganda yung ganito, yung ikaw yung nagre-reach out sa family niya. Basta kapag mahal mo yung nanay niya, alam niyang mahal mo yung nanay niyo. Kahit na kapag, kasi kami dalawa nung asawa ko, ang senaryo lagi, is mas magkakampi kami nung mother-in-law ko kaysa kakampi ko siya. Alam mo yun, parang sinusumbong ko siya lagi. Kahit naiinis yung asawa ko, deep, ano lang ang panlabas ang naiinis siya. Pero deep inside, ano siya, natutuwa siya dahil kasundo ko ang in-laws ko. Yun talaga yung na-appreciate ng isang lalaki sa atin. Kahit sa mga Pilipino, kung kasundo mo ang kanyang nanay, wala kayong magiging problema at mamahalin ka ng todo ng asawa mo. Sinasabi ko yan, itagahan nyo sa bato. Okay? Yung mga nakaka-relate dyan, huwag nyo kalimutang mag-comment dito sa baba. So, yung mga hindi pa uli nagsasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And don't forget to hit like. Again, hanggang dito na lang. Till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay, guys? Bye!